Po ngayon ay dumako sa mensahe ng Panginoon. Ang ating pong tema ngayong buwan po ng Enero ay may kinalaman po sa values. So we have 12 values ng pinag-uusapan po natin. Okay? At ang values, sabi natin nung nakaraan, ang values ay nagsisilbing compass, isang direksyon na nagtuturo ng ikikilos, iuugali, at isa sa pamuhay. Therefore, kung ano yung pinapahalagahan mo, yung binavalue mo, yun ang nagiging kilos mo. At doon din sa pinapahalagahan mo, doon nababatay din ang pag-uugali at gayon din ang pamumuhay. Halimbawa po, ang hindi mo naging values ang pagtutupras, syempre yung katabi mo tuwing Linggo laging naka-nose, ano ang tawag doon? Nose mask, di ba? So, ibig sabihin, kung ano ang values mo, ibig sabihin, what we value in life creates our environment. Tama ba yung English ko? No? Medyo parang tumuguilong ko. No? Pero, ang ibig sabihin mga kapatid, ano man ang pinapahalagahan po natin sa ayaw natin sa gusto, yun ang mararanasan natin sa paligid po natin. Amen. Diba? Kung halimbawa, laging yung meron kang mga kilos na, Hey, what's up naman? Diba? Kanyari, gano'n na. Talagang binabali yung mga gano'n. Hey, ang enits-enits naman, Denny. Diba? Parang gano'n. De, siyempre, ang mga saan ka man mapunta, ang tao sa paligid mo laging nakaganon sa'yo. Kasi, diba? Now, kung halimbawa naman, ang lagi mong binavalues ay maayos na pag-uugali, rumispeto sa kapwa, tingnan mo, ang environment mo laging rumirespeto sa'yo. Amen? Tama po ba yun? Okay? Because values is like a compass. No, itinuturo, ngayon, kung ano yung pinapahalagahan mo, dadaling ka dun sa direksyon na kung saan iyon ang parang direksyon ng direksyon na nagtuturo ng ikikilos. Kasi yun yung pinapahalagahan mo. Therefore, nagpapahalaga ka sa isang malinis na environment, magtututras ka lagi. Diba? Parang ang layo, no? Pero may katotohanan mga kapatid. So, values. And number one values na pinag-uusapan po natin this month bilang Kristiyano, I am a true disciple. Mga kapatid, nung nilikha po ng Panginoon ang mundo, pagdating po sa New Testament, bago siya umakyat sa langit, meron po siyang kaisa-isang bilin na ibinigay sa kanyang mga alagad. At ang sabi niya, go and make disciples. Kaya lang, sa panahon po ngayon, tulad nga ng sinabi natin, pakisunod kapatid, sa ngayon, matatawag na Kristiyano ang isang tao kahit kakaunti o kahit walang senyales na patuloy na pagiging disipulo. Ang ibig sabihin, mga kapatid, na yes, pwede mong matawag na Kristiyano ang isang tao kasi nagsisimba tuwing Linggo, kasi may dalang Bible, kasi alam na alam lahat ng hymnal song, alam na lang lahat ng Christian song. Therefore, Christian siya. Ito ang malungkot. Ang sabi ng Panginoon, go and make disciples, hindi go and make Christians. Tanungin mo nga sa katabi mo, sabi mo, tama nga naman. Diba, no? Sa panahon po ngayon, talagang ang daming Christian. At hindi naman po natin maku-question kung sino ang Christian na totoo at Christian na hindi totoo. Tama? Pero mararamdaman po natin ang Kristiyanong disipulo. Ang disipulong Kristiyano. Therefore, mga kapatid, ang isa palang Kristiyano ay pwedeng maging Kristiyano kasi meron siyang simbahan. Pero iba ang maging disipulo ng Panginoon. Tingnan natin yung kasunod. Hindi kailanman magiging disipulo ang isang tao kung walang nagdidisipulo sa kanya. Meron niyang isang nagsabi, sabi niya, basta ako ang disciple ko si Lord. Siya ang nagdi-disciple sa akin. Alam niyo po, marami sa pagpasok po ng discipleship, not only in this church, but even in many churches, people, they think that, alam niyo yun, yung parang okay na sila. Basta ang disciple ko, ang nagtuturo, nagdi-disciple sa akin si Lord. But always remember, mga kapatid, nung sinabi ng Panginoon in Matthew chapter 28:19, ang sabi niya, therefore, go and I will make disciple. Ganun po ba sabi ni Lord? Hindi.
ang sabi niya sa mga tao, sino yung kausap niya? Tao, hindi sarili niya. Therefore, sino ang inuutusan niya mag-disciple? Tao. Now, nung sinabi na pa na, go and make disciple, tapos ako ang katwiran ko, ay basta ang nagdi-disciple sa akin si Lord, wala nang iba. Makapagalitan ako ni Lord. Kasi ang linaw-linaw ng sinabi niya. Now, ibig sabihin mga kapatid, tayo po, bilang disipulo ng ating Panginoon, checklist number one, sino ang nagdi-disipulo sa akin? Pastor Ben. Pangalawa, meron ba akong tao na katulad kong nagkakamali, meron bang kapwa ko tao na parehas kong may limitasyon, pero dahil sa salita ng Diyos, dahil sa pagpapasakop ko sa puso ng Diyos, yung taong yon ay pinayagan ko na pumasok sa buhay ko, hindi tanggapin para tagapagligtas. Ibig sabihin, pinayagan mo na maging bahagi ng buhay mo at magsalita sa buhay natin. Halimbawa po, ako. Ako po bilang isang pastor, ay meron pong nag-disciple din sa akin. May nag-mentor po sa akin at pinayagan ko po siyang magsalita sa aking buhay. Ang ibig ko pong sabihin, kung meron po siyang nakikita na, oh, Pastor Ber, teka, sandali. Bakit ganito parang ano, ay, opo, kumay. Yun po ang nakikita ng Panginoon. Now, para makita po natin at maintindihan, uulitin ko po, no? Kasi parang matabang ang pagiging Kristiyano po natin kapag yung salitang disipulo ay hindi po natin nauunawaan. Or, pwedeng maunawaan natin mabuti ang pagiging disciple, pwedeng ma-master natin ang principle of discipleship and yet, hindi nagaganap sa ating buhay. Saan, saan nagmumula ang problema? Sapagkat hindi natin ma-picture o ma-visualize ano ba ang isang disipulo. Muli po, ang ibig sabihin ng disipulo, isang tao na patuloy na hinuhubog ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng isang taong gumagabay sa kanya. Iyan po ang discipleship. Now, ganito. Ano ba ang ibig sabihin uli ng disipulo? Isang tao na ang paraan ng kanyang desisyon, na ang paraan ng kanyang pag-iisip, isang tao na ang paraan ng kanyang pananaw ay galing sa salita ng Diyos. Yan ang disciple. Now, may pagkakaiba ba ang isang tao, okay, na walang pera sa isang disipulo na walang pera? Meron po, di ba? Sa mundo ngayon, pag walang pera, no? Ano ang, kaya nga minsan nakabalita tayo sa ating bansa, di ba? Manager na ng bangko, mataas na ang posisyon, nagpapakamatay pa. Hindi naman pulingit sa ating kaalaman, mayroong isang napakatalinong tao, na ituturing din naman nating may kaya, subalit nagbarel sa simenteryo. Diba? Ngayon, ang ibig sabihin mga kapatid, bawat tao, anuman ang simbahan na kanyang pinupuntahan, ang totoo mga kapatid, lahat yan ay merong pinagdadaan ng mga pagsubok. Tama po. Hindi po ligtas ang bawat tao. Kaya lang, bakit sinabi ng Panginoon na maging disciple, not only Christian? Okay? Kasi po, habang nadidisipulo, nagkakaroon na siya ng pamantayan kung paano i-execute ang buhay niya sa mundong ito sa paraan ng salita ng Diyos. Sample. Sa panahon po ngayon, pag may umaaway sa iyo, umayin mo rin. Diba? Kapag mayroong taong mga naninira sa iyo, pag nasa lubo mo, sumarungalin mo. Yeah, parang, hindi, parang ganyan. Actually, hindi, yung parang yung normal. Yung iba naman, pasimple, pag may umaaway sa iyo, pansinin. Pero sa Bible, pag nalaman natin ito, na ituro sa atin, unti-unti tayong nadidisipulo, ang sabi ng Bible, pag may umaaway sa iyo, ibigin mo. Amen. Diba? Meron naman, halimbawa, pag sabi naman ng mundo, sa hindi ako mas nilala, pero minsan, ang sistema, diba, kapag daw nagbibigay ka ngayon, dapat medyo naka-announce. Medyo magbibigay na ako, dyan na ba yung camera? Diyan na ba? Diyan na ba? Oh, ready na? Ready? Okay. Dudu ko. Diba? Sigurado yung camera. Nakatutok, ha? Bibigyan na ako.
Yo, minsan parang sa mundong ito, hindi man ganun ka-exaggerated yung ginagawa ko. Pero mapapansin natin, iba po ang takbuhan ngayon. Pero iba sa isang Kristiyano na nadisipulo. Bakit? Ano ang sabi ng Panginoon kapag tumutulong daw tayo sa kapwa? Huwag mo nang hayaan na yung ginawa ng kanang kamay mo ay makita pa ng kaliwang kamay. Hayaan mo na lang na ang Diyos na nakakakita ng yung ginagawang kabutihan ang siyang magkatimpala sa iyo. Amen? Ano pa? Halimbawa, kapag merong magkapatid, magpamilya na merong problema, ano ang sinasabi ng mundong ito? Diba? Kinakalimutan ko na na ikaw ay aking kadugo. Diba? Misa sa lalim, diba? Parang gano'n. Pero ano ang sinasabi ng Bible sa mga, lalo yung mga magkakapatid? Diba? Yung mga magkakapatid? Anong sinabi ng Panginoon? Talk and pray. Kaya lang bilang mga disciple ng Panginoon, pag Kristiyano, pwedeng alam natin. Pero pag sinabing disipulo, isang tao na nalagyan ng salita ng Diyos, at yung salita ng Diyos ang nagiging values niya. Iyon ang nagiging paraan ng kanyang pagkilos, pananaw. Okay? So, tuloy po natin. Last Sunday, pinag-usapan po natin ito. I am a true disciple, therefore I am committed to Christ-likeness. I am committed to Christ-likeness. Tingnan natin ito, number one. Yan. Huwag nating ihihiwalay ang pagiging Kristiyano natin sa pang-araw-araw na buhay. Ito po yung pinuntuhan natin last Sunday. Huwag po nating ihihiwalay yung pagka-Kristiyano natin sa pang-araw-araw na buhay. Yung bang tipong pag halimbawa, nasa loob ng simbahan, talagang kala mong di makapasagtigan. Hallelujah. Amens. Talagang, pero pag nasa labas ka, walang hiya ka. Talagang ang lulutong ng mga... Well, kasi ang nangyayari mga kapatid, yung parang inihihiwalay po natin. So bilang disciple ng ating Panginoon, ibig sabihin, I am committed to Christ-likeness. Ang sinasabi natin, nagpapahalaga ako sa isang magandang pag-uugali. Amen. Nagpapahalaga ako sa isang maayos na pamumuhay, hindi nang dadaya, hindi nang lalamang, at hindi din naman nang aarigabyado, o kaya naman ay hindi nanloloko. Okay? So ibig sabihin, bilang isang disipulo, nagpapahalaga ako na maging katulad ng Panginoon. Now, hindi man tayo ganun na, ang importante, nadidisipulo po tayo. Ibig sabihin, we are in the process of discipleship. Wala naman pong taong perfect na, di ba? Wala naman pong taong tapos na ang Panginoon. Habang nasa lupa, patuloy tayong binabago, at kapag pinapayagan natin ang salita ng Diyos, sa tulong ng kapatid natin, ibig sabihin, patuloy tayong nadidisipulo. Now, please, take note. No? Take note. Kapag ang kapatid mo, okay, sa Panginoon, nakitaan mo ng problema, huwag tayong agad-agad manghuhusga. Actually nga, ang sabi ng Bible, huwag kang hahatol. Okay? Huwag tayong hahatol. Bakit? Kasi ang sabi ng Panginoon, go and make disciple. Habang nangyayari ang discipleship sa buhay ng tao, may nababago araw-araw. Sabihin mo sa katabi mo, huwag ka lang naiinip. Ayan. Kapag kasi naiinip na, Kristiyano ka pa naman! Ayan, di ba? At alam niyo po mga kapatid, marami tayong mga kapatid sa pananampalataya, hindi na po nagsisimba, hindi dahil ayaw nila kay Lord. Ayaw lang nila sa atin kasi mainipin po tayo. Tama? Tama. Di ba, no? So, mga kapatid, nung sinabi ng Panginoon na go and make disciple, ibig sabihin, ito ay proseso. Ito ay may kalakip na tiyaga, may kalakip na pagtitiis at sakripisyo. So, bilang mga Kristiyano, mga kapatid, patuloy tayo na ine-enjoy natin na makita ang patuloy na pagbabago ng bawat isa. Huwag nating hiwalay. Next. Kapag inihiwalay natin ang pagka-Kristiyano sa pang-araw-araw na buhay, ang makikita sa atin ng tao ay relihiyon at hindi relasyon. Totoo po yan, mga kapatid. Pwedeng makita ka lang nila, lumalabas ng bahay mo, may dalang Bible, pero ang tingin ko, bruha to. Naku, alam, padala-dala pa ng Bible. O, kaya relihiyon ang tingin. Diba? Kasi, huwag po natin inihiwalay. Sample po, mga kapatid, halimbawa,
yung pagpipray sa pagkain, nasa restaurant po tayo. Diba? Bakit inihihiwalay natin yung pagka-Kristiyano natin sa pang-araw-araw na buhay? Eh di ba, araw-araw naman tayong kumakain. Diba? Iba po yung miyak-miyak kumakain. Diba? Iba yung araw-araw. Diba? Now, eto po. De siyempre, araw-araw naman tayong kumakain. Ibig sabihin, yan ay bahagi na ng buhay. Pero kung minsan, inihihiwalay po natin ang pagka-Kristiyano, nahihiya tayong magpasalamat sa Diyos na buhay. Kaya, umiisip tayo ng mga taktika, nakakayanan, baka mag-pray ako, kunyari na lang, ayun pala, nag-pray ngayon, nagpasalamat na kay Lord, para hindi halata, nakakahiya kasi. Diba? Parang, yung mga babae naman, oh, kabisado ko na kayo, no? Yung mga, kaya kayo lagi nagdadala ng pamaypay, diba? Nothing to do Jesus ngayon. Diba? Ganun yun eh. No. Ang ibig ko lang po sabihin ganito. Ang sarap pong maging Kristiyano kapag hindi natin inihiwalay sa pang-araw-araw nating buhay ang pagiging Kristiyano. Just thank God. Bakit? Napakatapat ng Panginoon eh. Amen? Sabihin natin, parang sandali lang ha, pipigit lang ako, magpapasalamat lang ako. Lord, salamat po sa pagkain nito, sa pangalan ni Jesus. Amen. O pare, ano nga pala yung sinasabi mo? Yung makita nila sa atin, na yun yung normal na Kristiyano tayo eh. Amen? Diba? Yung ba, ito kasama pa sa pagiging Kristiyano natin. Kasi may mga pagkakataon, sabi nga ng pastor kahapon, may mga pagpapasya tayo na bagamat Kristiyano na, palabasan na ng Bible, natin disipulo na, minsan ang bibig natin nadudulas pa. Ay puto, ay... Naku, si Pastor Galbura! Diba? Minsan, nadadapilas yung ating bibig. Minsan, nagagalit tayo. Parang, ano ka pa? Yung ganoon. Huwag po nating ihihiwalay sa pang-araw-araw na buhay. Kasi, ang pang-araw-araw na buhay, nagkakamali rin po tayo. Tingnan mo nga yung katabi mo kung di nagkakamali. Diba? Lahat po tayo. At bahagi na ng pang-araw-araw na buhay po natin na tayo ay nagkakamali. Ngayon, ano ang ibig kong sabihin? Huwag po natin ihihiwalay ang pagka-Kristiyano natin sa pang-araw-araw na buhay. Kung nakasakit ka, kapatid, sorry. Kapitbahay, may medyo pasensya ka na. Andyan po kayo, mga kapatid? Huwag po natin ihihiwalay. Nakasakit ka ng damdamin. Kung hindi mo man, halimbawa, masabi ng diretso, nahihiya ka. Daanin mo sa GM. I-text mo. Kaya nga napaka-high-tech ngayon, mga kapatid. Now, hanggat maaari, huwag nating ihihiwalay. Halimbawa, sa buhay mga may mag-asawa, sa buhay ng mga magtotropa, di ba? May mga magtotropa ngayon, may kasamahan po tayo. Simula nung tumanggap po siya sa Panginoon, kasi miyembro siya ng Wasala, walang sawa sa alak, no? Si Kuya Willie, kapatid yung last verse natin. Ngayon, yung mga tropa niya na Wasala, galit na galit sa kanya. Ngayon, sabi ko sa kanya, pinuntahan ko siya, sabi ko, kapatid, ganito, huwag mong ihihiwalay ang pagka-Kristiyano mo sa pang-araw-araw mo na buhay. Kasi ang mga kaibigan, katropa, bahagi na sila ng araw-araw nating buhay. Amen po ba yun? Diba? Huwag natin ihihiwalay. Anong sabihin? Sabihin mo ganito, kapatid, ang totoo, mahal ko kayo ng mga kaibigan ko. Nagkataon lang na may mga bagay lang akong binago sa sarili ko at ibinigay, pinagkatiwala ko na kay Lord. Ganun po yun. Ipinagkatiwala. Huwag natin sasabihin, nako, isinuko ko na yung mga makatimonyong gawain na yan. Tapos medyo lalo ka na. Nako, huwag po tayong gano'n. Kasi kung minsan, alam nyo, naging Kristiyano, lalo nga palayo sa kapwa. Eh nga naman, pag naglalakad, diba? Diba? So, huwag po natin ihiwalay. Maging normal at natural na mga lingkod at anak ng Diyos po tayo. Amen? At kaya nga kung minsan, nahihirapan po tayong magpaka-Kristiyano. Alam niyo po kung bakit? Kala niyo, bakit? Hindi po bakit. Bakit, no? Diba? Bakit po? Kasi ganito. Bakit tayo nahihirapan isa pamuhay ang pagka-Kristiyano po natin? Kasi inihiwalay po natin ang pagka-Kristiyano sa pang-araw-araw na buhay. Now, bakit ko po inuulit po, mga kapatid? Kasi ito na po yung totoo. Hindi talaga natin pwedeng ihiwalay ang pagka-Kristiyano natin sa pang-araw-araw na buhay. Hindi po pwede. Or else, magiging relihiyon po tayo. Okay? So, next na natin.
Ang tip, last Sunday, maging bahagi ng isang cell group at hayaan ang iyong cell leader ay gamitin ng Diyos upang tayo ay mahubog na lalong maging hindi lang Kristiyano, maging dinisipulong Kristiyano. Next, magbigay ng isa at kalahating oras sa iyong buhay sa loob po ng isang linggo yan, ha? Sa loob ng isang linggo, isang kalahating oras na makasama mo ang iyong spiritual mentor at kapwa disipulo sa loob ng isang linggo. Cell group. Okay? Next, manatiling nakakonekta sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng iyong araw-araw na devotion. Okay? Next, makibahagi sa programa ng ating simbahan na mapalakas ang gawain ng pagdidisipulo. Anong ibig kong sabihin? Isang araw, ipinatayo ka na dito ng Panginoon, nagtuturo ka na. Amen? Isang araw, nagpapaawit ka na, o isang araw, ikaw na bilang Kristiyano na nadisipulo, may mga hinahawakan ka ng tao na kung saan ikaw na ang gumagabay sa kanila. Okay? So, makibahagi po tayo. Next. So, number one, I am a true disciple, therefore, I am committed to Christ-likeness. Number two, I am a true disciple, therefore, I am committed to multiplying ministry. Ano po itong multiplying ministry? Tingnan na po natin ang sunod-sunod. Ang Diyos, mga kapatid, ay napakahilig po niya sa multiplication. Nung nilikha niya po ang langit at lupa, and God, sabi niya sa mga unang tao, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it. Next verse, tingnan natin. And God blessed them saying, ito po, ang mga sinabihan niya naman dito ay yung mga hayop sa para, mga whale and everything. Ang sabi niya, and God blessed them saying, be fruitful and multiply and fill the waters in the sea. Oh, hindi po tao kinakausap niya dyan, di ba? Okay? And let fowl multiply in the desert. In the earth. Next verse, tingnan natin. And God blessed Noah. Ito na naman po, si Noah. Sabi ng Panginoon, and his sons, and said unto them, be fruitful and multiply. Mga kapatid, nakikita natin, ang Diyos ay may paghahangad na mag-multiply. Yun nga lang, nung nagkasala ang tao, nag-multiply din ang kasalanan. At dahil nag-multiply ang kasalanan sa pamamagitan ng unang tao, si Eva at si Adan, dumami. Now, pagdating ng New Testament, pagdating po ng New Testament, next verse, tingnan natin, in Matthew chapter 28 and verse 19, go therefore and make disciples of all, nagbago po ang multiplication. Noong una, ang sabi niya, kumayo kayo at magpakarami. Sa panahon po ngayon, practical na po ang buhay. Yung magpapakarami ka pa, no, ang anak ko limang po, medyo hirap na huling ngayon. Hindi na po applicable yan. No? Pero in New Testament, ang tinutukoy ng Panginoon ng multiplication ay hindi na po bilang ng tao, kundi bilang na ng mga kaluluwang nalalapit sa Diyos. Amen? Then ang sabi ng Panginoon, go and make disciples. Therefore, ang church pala ay hindi dapat naghahangad ng paglagong numerical. Hello? Hindi pala naghahangad ng simbahan na dumami ang member namin. Hindi po. Ang dapat pala na hinahangad ng simbahan ay dumami ang mga tao na maging disciple. Ang ibig sabihin, dumami ang mga tao na mataniman ng salita ng Diyos upang dumaan man siya sa pagsubok, dumaan man siya sa iba't ibang problema. Ang pamamaraan para dalhin niya ang problema ay sa paraan ng Panginoong Jesus. Amen? So ito po ang nakikita. Ibig sabihin, ang nakikita ng Panginoon, ang dadami na kailangan dumami ang mga taong mapagpatawad. Kailangan dumami ang mga taong mapagkumbaba. Kailangan dumami ang mga taong hindi maramot. Kailangan dumami ang mga tao na talagang masisipag, matyatsaga, nagtataguyod ng kanyang pamilya. Amen? Yan po ang dapat dumami. Hindi po dapat inaatupag yung dumami miyembro, dumami tao. Hindi po, mga kapatid. Ito po ang multiplication na tinutukoy ng Panginoon. Kaya po nagkakaroon ng mga natatayo na maraming mga simbahan at kapag lumaki na, nang aaway na. Di ba? Bakit po? Sapagkat, kwari ko'y
medyo nalihis po ng pinaniniwalaan na go and make disciples. Kaya pala lungkot na lungkot kasi kakaunti lang kami. Ilalangaw yung church. Diba? Alam niyo po mga kapatid, hanggat may binabago ang Diyos na buhay, ibig ko sabihin wala ito kung marami o kakaunti. Amen? Pero nagpapasalamat tayo sapagkat dito sa church mga kapatid, dumadami po tayo. Pero hindi po yun ang pinapahalagahan po natin. Because our values is I am a true disciple of Christ. Therefore, I am committed to Christ-likeness. I am committed sa isang maayos na pag-uugali. And number two, I am committed to multiplying ministry. Ano po yung minumultiply po natin? Yung character ng Lord. At mangyayari po yan sa pamamagitan ng discipleship. Kailangan nating mabago. Kailangan nating umayos ang ating mga isipan. Bakit? Sapagkat isang araw, gagamitin ka ng Panginoon na may mga tao na makakakilala sa Panginoon at mababago dahil sa buhay mo na binago ng Panginoon. Amen? Magpa-disciple po tayo, mga kapatid. Nagsina natin ito, isang mabilis lamang na pagtanaw. In Ezekiel chapter 37 and verse 3, tingnan po natin. Sabay-sabay nga po nating basahin. One, two, ready, begin. Ezekiel, anak ng tao. Tuloy. Palagay mo ba ay maaaring makapabuhay ang mga kalansay na ito? Kung sisiyasatin po natin mabuti ang pinanggalingan ng verse na ito sa Ezekiel, ang kausap po ng Panginoon, ng Diyos ay si Ezekiel. At nakatingin ang dinala ng Diyos si Ezekiel sa isang lambakin na valley na punong-puno po ng kalansay. Tinasabi ng Panginoon, Ezekiel, yung mga kalansay na yan, pwede pa bang mabuhay? Ang tanong ko mga kapatid, ganun na lang baka concern ang Lord sa kalansay? Kayo ho, pag nakakita ng kalansay, iuuwi niyo ho yun? Diba? Gagawin niya, uy, remembrance to. Diba? Hindi. Diba? Pero bakit dito sa Bible, ipinakita na dinala pa ng Diyos, nag-effort pa ang Diyos na dalhin si Ezekiel sa lugar na sabi, punong-puno ng kalansay. Ang sabi sa verse 7, sabi ng Panginoon, kaya niya pala ipinakita ang mga kalansay na ito, inahalin tulad ng Diyos ang bansang Israel sa kalansay. Ang ibig sabihin, bagamat sila'y mga taong masisigla, mga taong masisipag, mga taong mararangal ang pamumuhay, pero sa kabila ng iyon, sila ay kalansay. Bakit? Malayo ang puso sa Diyos. Therefore, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, pwede pala na ang mga katulad ko at katulad natin na mga tao na minsan magaganda ang suot, mararangal ang pamuhay, pwede palang maging kalansay din. At ang sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon ganito, mag-GCOM family, marami mga tao sa paligid ngayon. Hindi sinasabing kalansay, pero malayo ang loob. Pero ang sabi ng Panginoon, GCOM family, naniniwala ba kayo na ang lahat ng ito, pag nakakilala sa akin, mababago ang kanilang buhay? Wow! Yan yung sinasabi mga kapatid. Paano tayo magiging disciple na nagpapahalaga sa multiplying, nagmumultiply? Tingnan po natin ito. Number one, letting God cry to us. Nung tinanong ni Ezekiel, ng Diyos Ezekiel, Ezekiel, maari pa bang mabuhay ito? Ibig sabihin, ang Diyos ay umiiyak. Ibig sabihin, ang Diyos ay nag-aasam-asam na ang bawat tao ay makakilala sa Kanya. Amen? Ang tanong mga kapatid, nung tinanong niya si Ezekiel, ibig sabihin, naghahanap ang Diyos ng mga taong maniniwala at sasama sa Kanyang pagluha. Therefore, mga kapatid, ang church na ito, we are disciples because we believe, we value multiplying ministry. Ang ibig sabihin, iiyak tayo kasama ng Diyos para sa mga taong ito. Amen? We will pray. Kaya nga may prayer of three tayo. Pinagpe-pray natin naman. Hindi tayo nagpe-pray para dumami ang tao sa church. Hindi tayo nagpe-pray para marami pumasok sa encounter. Hindi tayo nagpe-pray para bumuo ng isang malaking grupo o samahan. Nagpe-pray tayo simple sapagkat alam natin umiiyak ang Panginoon at sasamahan ko ang Panginoon. Idadalangin ko ang mga kaluluwang ito sa Panginoon sapagkat ito ang inaasam ng Diyos. Amen. Kung minsan kasi mga kapatid, nagsusumikap tayo na halimbawa nagpe-pray tayo sa mga kaluluwa pero ang laman ng puso natin mapadalo sa church.
Di ibig sabihin, ang hangarin pala natin, lumaki ang church. Therefore, mga kapatid, ang dapat na motive natin, ang nagmo-motivate sa atin is because we want to obey God. We want to glorify the Lord. Amen? Dahil malulugod ang Panginoon kapag ako ay nagkaroon ng totoong passion sa kaluluwa. Okay? So ito po yung mga letting God cry through us. Payagan natin. Number two. Tayo'y nananalangin, hindi para dumami ang sasama sa EGR, hindi para madagdagan ng member na simbahan, kundi dahil makikiisa tayo sa loobin ng Panginoon na maabot ang mga tao sa ating paligid. Next, yun na natin. Number one, letting God cry through us. Number two, why persevering faith is so important. Ibig sabihin, sa multiplying ministry, dapat kaya tayo humahayo, hindi dahil gusto nating dumami. Sa multiplying ministry, ang tunay na daladala ng puso natin kasi ito ang gusto ng Diyos. Hindi dahil ito yung gusto ko. Okay? Yun yung sinasabi sa letting God cry through us. Number two, why persevering faith is so important? Bakit? Kasi hindi rin po magiging effective ang multiplying ministry kung tayo po ay hindi persevering. Ano ba yung Tagalog ng persevering? Matyaga, mapilit, no? Talagang mapag-iit. Pag sinabing persevering faith, tingnan natin yung kasunod, di ba? Kung hindi tayo lubusang naniniwala na tumutugon ang Diyos sa panalangin, hindi tayo mananalangin ng may pagpapatuloy at katiyagaan. Hindi po, mga kapatid. Pag sinabing persevering faith, talagang alam mo yun, yung matyaga ka. Alam mong tumutugon ang Panginoon. Ako po'y nagpapasalamat sapagkat napakatagal na panahon, ibinadalangin namin ang aming pamilya. Kaya kami po ngayon ay tuwang-tuwa, lubos na natutuwa sapagkat ngayon ay kasama na po namin ang aming tatay. Ang tatay ko po, ang nag-iisang pong tatay sa pananampaglilingkod sa Panginoon. At ngayon din po, hindi po talagang kasama po, pinagtiyagaan ng nanay ko na idalangin lagi sa Panginoon ang pamilya, ang tita ko, ang pamilya ng tita ko, yung kapatid niya. Andiyan sila tita ko ni ngayon. At naniniwala ako, mga kapatid, kung tayo patuloy na magiging matiyaga, isang araw, magugulat po tayo, pamipamilyang naglilingkod sa ating Panginoon. Amen? So mga kapatid, magkaroon po tayo ng persevering faith. Dahil we are disciples of Christ, we value multiplying ministry, so ang ibig sabihin, may persevering faith po tayo. Next, last, faith releases God's power. Ang pananampalataya po ay nagre-release ng kapangyarihan ng Diyos. Tingnan po natin itong verse na ito. Ang pananalig ay nagre-release ng God's power. Ang sabi sa Marcos, basahin lang po natin ang tuloy-tuloy ito. One, two, ready, begin. Sabay-sabay po. One, two, ready, begin. Umalis po. Nagulat ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niyang inuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Papaano sila nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilalanin. Next. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak, at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, liban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Now, ano po ang nakita natin sa kwento? Ang pananampalataya releases God's power. Yung pananalig releases God's power. Sa lugar po ng Panginoon, na kung saan yun yung kanyang lugar na pinanganakan, ay nagpe-perform po siya ng mga miracle. At ang sabi doon, hindi po siya nakagawa ng mga himala. Bakit? Kasi marami ang hindi naniniwala. Therefore, mga kapatid, kapag tayo pala sa pagkakataong ito, nagsimula tayong maniwala, nagsimula tayong manampalataya, wow, marirelease ang God's power. Amen? Kapag pala tayo nagsimulang manampalataya, anuman ang pinagdadaanan ng ating pamilya, magugulat tayo, irirelease ng Lord ang kapangyarihan sa ating pamilya.
na kapag tayo pala, bagamat may mga problema sa pera, sa trabaho, o kahit ano paman, manampalataya tayo, i-release ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at magugulat tayo, may himala na mangyayari. Ito yung sinasabi natin, mga kapatid. Faith releases God's power. Pataasin po natin ang ating pananampalataya. Ibig sabihin, ang salita po ng Diyos, ang siyang gagamitin ng Diyos upang umangat ang ating pananalig sa Kanya. Mga kapatid, last week, nung Webes, ang aking pong devotion, mga kapatid, ay patungkol po sa isang lugar na panambahan. Ako'y dumadalangin, Lord, pagkalooban mo kami ng isang lupa na sarili na kung saan doon ipapahayag ang iyong salita. Maraming matidisipulo, maraming makakakilala sa iyo, at matutupad ang iyong kalooban. And then, habang nag-devotion po ako sa aklat ng Genesis chapter 23, ito po yung panahon na namatay yung asawa ni Abraham. Nung namatay po yung asawa ni Abraham, ito pala yung kapanganakan nung ni Isaac. Then, sabi ng Panginoon, and God fulfilled His promise to Abraham. Alam niyo, biglang nag-strike, kumurot sa puso ko yung verse po na yon. And then nasabi ng Lord sa akin, Nak, I will fulfill my promise to you. Amen. Then sabi ko, Lord, teka, naghagilap ako, ano yung mga promise, ano ba yung pangangailangan? Lord, kailangan po namin ng isang lugar para doon itayo ang iyong bahay-sambahan para maraming madisipulo. Then alam niyo po, ang daming ibinigay ng Lord ng mga verses sa akin, mga kapatid, patungkol po sa lugar. And then, ang sabi ng mga verses na nabasa ko, sabi dito, Exodus 20:11, ang langit, ang lupa, ay ang Diyos ang may gawa. Deuteronomy 4:39, remember today and never forget that the Lord is God of the heaven and the earth. Ibig sabihin, mga kapatid, kung yan ang pangangailangan natin, God will provide, kasi sa Kanya ang lahat ng ito. Amen? Ang daming mga verses na pinakita sa akin ng Panginoon, mga kapatid. At lahat ng naroon ay pag-aari ng Diyos. Kaya nga, dumikit lamang tayo sa Panginoon, and I believe God will fulfill His promises. Pataasin natin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa mundong ito, pag sinabing nangangailangan, diba? O, naghahanap kami ng lupa, ang unang-unang pera ka ba? Diba? Ganun ang biglang ano sa'yo. Huwag ako, kaya ka naman. Diba? Misang mapapahiya ka po. Tanong, kung magkano ito, wala ka naman pala dyan, wala ka naman pala. Diba? Mapapahiya ka pa sa mundong ito. Pero sa salita ng Diyos, palalakasin ang pananampalataya. At ang sabi ng Bible, nothing is impossible to those who believe. Woo! Nothing is impossible. Walang imposible sa mga nananalig sa Diyos. Kaya mga kapatid, paano natin i-apply sa buhay natin ang pananalig sa Diyos? Mga kapatid, huwag nating iwalay ang pagka-Kristiyano natin. May pangangailangan tayo, bakit hindi natin panampalatayanan ng Panginoon? Magsimula po tayong magbasa ng Biblia, magsimula po tayong maniwala sa Kanya mga pangako, magsimula po tayong magpadisipulo, at magugulat po tayo, may ginagawang himala ang Diyos sa ating mga buhay. Okay, tingnan natin yung closing. God can turn our weakness into strength. Kayang baguhin ng Panginoon. Ano mang kahinaan natin, manampalataya tayo. Ano mang pagkukulang natin, wow, kayang palitan ng Lord ng kalakasan. Next, tingnan natin. Ang disipulong Kristiyano, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ay may binagong karakter. Next, ang disipulong Kristiyano, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ay may nagdidisipulo. Next, ang disipulong Kristiyano ay naniniwala sa utos ng Diyos na magpadisipulo, at pagdating ng takdang panahon ay magdidisipulo din. Panahon na upang lumago tayo sa pagiging disipulong Kristiyano. Mga kapatid, hindi aksidente na pinagsama-sama tayo dito ng Panginoon, sapagkat nais ng Diyos na maranasan natin ang Kanyang kalooban. Maging disipulo upang sa panahon at huwag tayo maghihiwa-hiwalay, babalik sa ating tahanan, sa trabaho o saan man, mararamdaman ng mga tao sa paligid natin, kakaiba tong taong ito. Bakit? Sapagkat nadadama nila ang Diyos sa iyong buhay. Bakit? Sapagkat dinidisipulo tayo araw-araw. Huwag lamang po tayo maiinip sa ating sarili, huwag lang tayo maiinip sa ating kapwa.
magugulat po tayo isang araw ang dami ng ginawa ng Diyos sa buhay po natin. Pwede po ba tayong tumayo sa presensya ng Diyos? Hallelujah. Ay po'y pumikit ngayon. Awitin natin yung still. Hallelujah. Panginoon, dumating ang panahon na nanghina ang aming pananampalataya. Marahil kasi ang pinayaga namin, ang in-interpret namin sa buhay namin, yung kasalukuyang problema namin, pwedeng sa trabaho, pwedeng sa pamilya, pwedeng sa eskwelahan. Kung kaya naman ang hina ako sa buhay po na ito, parang feeling ko lagi akong nag-iisa. Kasi pinayagan ko na yung sitwasyon ang magdikta ng buhay ko. Pero nakakalimutan ko, meron palang Diyos na may napakagandang layunin sa buhay ko. At sa oras na ito, ako ay nagpapasya na ang kalooban niya ang magganap sa aking buhay. Habang tayo nananalangin, come on, pinapakinggan ka ng Panginoon. Just talk to Him, Lord, sorry po, patawarin niyo ako. Hindi ko man alam kung paano ko magsisimula, pero Panginoon, isinusubo ko sa iyo ang aking buhay. Kung sabihin mo yan sa Panginoon. At habang tayo nakapikit at nananalangin, meron mong magsasabi, Pastor, ang totoo, marami na akong simbahan na puntahan. O kaya naman, member ako ng isang simbahan. And yet, pag pinag-uusapan na ang relasyon sa Diyos, feeling ko ang layo-layo ko. Pero dahil napakinggan ko ang salita ng Diyos ngayong umaga, ayoko nang palampasin itong pagkakataon na ito. Gusto ko magkaroon ng isang malalim na relasyon sa Diyos na buhay. Habang tayo nananalangin, yan pa ang sinasabi ng puso ko. Gusto kong magkaroon ng relasyon sa Diyos. Gusto kong maging anak ng Diyos. Gusto kong maging totoong Kristiyano. Na sa panahon ng pag-uwi ko, langit ang punta ko. Kung yan ang sinasabi ng puso mo, pwede ba? Nais kitang ipag-pray. Nais kitang samahan sa panalangin na yan. Itas mo ang iyong kanang kamay, then I will pray for you right now. Amen, amen. Praise God. Sige po, maaari mo nang ibaba. Hallelujah. Sa lahat sa atin dito na nagpapasya at nagdidesisyon, Panginoon, Ikaw ang nais kong maging Diyos at tagapagligtas. Lahat, lalahatin ko na pamilya ko, trabaho ko. Gusto ko pag-uwi ko, gusto ko sa oras na ito, ang iriregalo ko sa pamilya ko, ang iriregalo ko sa mundong ginagalawa ko ay ang isang binagong ako. Hindi man ako biglaang babago, pero alam ko, kasama ko ang Diyos na babago sa buhay. Tanggapin mo ang Panginoon sa oras na ito, lumapit ka sa Diyos. Kapatid, pinapakinggan ng Diyos ang panalangin na nagagaling sa puso. At inaanyayahan kita na manalangin ng ganito. Sumunod ka pero galing sa puso mo, idirekta mo kay Lord. Sumunod ka, sabihin mo, Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako ay nagkasala. Ako'y makasalanan. Patawarin niyo ako, Panginoon, sa lahat ng pagkukulang ko sa iyo. Nagsisisi po ako sa mga kamalian, mga kasalanan na aking napahalagahan. Sabi mo, Panginoong Jesus, sa oras na ito, ako ay nagdidesisyon. Tinatanggap mo ito sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aking puso ngayon, Panginoong Jesus. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. And amen. Sa lahat po sa atin dito ngayon, ilapit po natin ang ating pamilya, ilapit natin ang ating sarili, awitin po natin itong awitin ito, at hayaan natin maranasan natin ang kanyang mga pangako. Hallelujah. Hallelujah. Awitin po natin ito mula simula. Yes, Lord. Let's sing. Kausapin natin siya. Yes, yes, cover me, Lord. Within your mighty hands. Within your mighty hands.
kami sa Diyos sa mga sandaling ito. Nagpapasalamat kami sa mensaheng binigay mo sa aming Panginoon. At Lord, lalabas kami dito, Panginoon, na nadala ang iyong salita, ang baon namin sa loob ng isang linggo, Panginoon. Lord, hindi man ganun kaganap, pero matitikman na ang buhay Kristiyano, Panginoon. Matitikman na ang buhay ng isang disipulo, sapagkat meron kang pusong binago sa oras na ito. Lord, alam po namin, anumang bagay na sinuko, pinagtatiwala, ihiningi ng tawad, nililis nila kami, Panginoon. And Lord, bigyan nyo ng tatag ang bawat isa, na sana magpunta, anuman ang problema, magiging matatag sila. Magliliwanag sila na parang mga ilaw, Panginoon, sa mundong ito, O God. Bibigyan nyo ng pagtatagumpay ang mga negosyo, ang hanap buhay. Kung meron ang mga pamilya na mayroong karamdaman, inuutosan namin ang mga sakit na ito na lumaya sa pahanan, Jesus. Lord, inediklaro namin ang iyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa, O God. Salamat po, O Lord, sa tagumpay na kami dinalamuhin ko ngayon. Lord, itaas mo natin ang ating dalawang kamay sa Panginoon. Lord, ang kalusugan ay sumaiyo. Ang pagpapala ng Diyos ay sumaiyo. Ang pagkakaisa ng pamilya ay sumaiyo. Ang kagandahan at kapayapaan ay maranasan mo. Ang pag-ibig ng Ama, ang biyaya ng Anak, at ang pagbibisa ng Banal na Espiritu ang tanggapin natin. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, lahat magsabi na Amen! 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God! Glory.